Mga Kalingap, hello po sa inyo. Ngayon po ay i-interview natin si Atenelia dahil sa kanyang darating na po na kaarawan. So dahil na napalapit po sa atin si Atenelia, ibigyan natin siya ng konting regalo lang po. Sana po ay mapasaya natin siya. At ano, interviewin po natin. Tara po. Mga Kalingap, nandito po si Atenelia. Hello, Atenelia. Hey, Rabbi. So, Atenelia, dahil ikaw ay magbabirthday na, so itang may interview dahil ito ang special na araw mo. Ano nararamdaman mo, Atenelia, na magbabirthday ka na ulit? Masaya? Tatanda na naman. Iniisip mo yung edad mo? Hindi naman. Ganon talaga, siyempre. Dadaan talaga tayo, ano? Dadaan talaga. Pero masaya ka naman ba sa buhay mo ngayon, Atenelia? Oo naman. Pang ilang birthday mo na dito yan, sa Kalingap? Pangalawa. So, kamusta yung una mong birthday? Masaya. Masaya? May surprise. May pa-surprise. Ngayong birthday mo, pangalawang birthday mo sa Kalingap, ano ang inaasahan mo? Wala ah. Okay lang yun, kahit wala. Kahit wala. Basta malakas ang pangangatawan. Yun. Blessing na yan ni Lord. Anong pinagpapasalamat mo, Atenelia, na ganito yung katayuan mo ngayon sa iyong ano, buhay? Ano? Salamat sa Panginoon kasi binigay niya yung trabaho na ito sa akin. Tapos yung mga amo na mababait. Sila Rab, sila Jack. Oo. Ano naman ang masasabi mo sa kanila? Wala akong masabi. As in, talagang nandun na lahat. Oo. Wala ka na ibang masabi pang package. Ano, package na. Tapos dumating pa si Rabay. Yan, isa pa yan. Kamusta naman ang pag-aalaga mo kay Rabay at Atenelia? Naku, alipot lang ito ngayon. Habang lumalaki, lumilikot. Oo, grabe. Oo. Pero mas nalalapit ka na kay Rabay. Oo nga. Parang mas... ko lang ito, hindi makita eh. Nami-miss mo din? Miss ko na siya. Wow. Ang pogi ni Rabay, oh. Paano yung pag lumaki siya, tawag niya sa'yo? Mama Nelia? Lola. Lola na lang, Lola. Binanggit na ba niya, Atenelia, kung ano ang unang bigkas niya? Wala pa. Wala pang mama o papa. Ano niya ay ma. Ma? Ma. So, si Jack ang nanalo. Ma. So, Atenelia, kamusta naman yung mga ano, kaklose mo sa mga Kalingap Warriors? Okay naman. Kasi, nagkakausap pa kayo? Oo. Lagi araw-araw yung nagchat-chat sa akin. Ngayon, alam nila birthday mo? Isa lang, oo. So, ano ang surprise nila sa'yo? Siyempre, hindi sasabihin. Siyempre, surprise. May mga ano ba? May mga nakakaalam na magbo-birthday ka na? Kailan birthday mo? Bukas. Bukas na June 30. July 1. Ah, July 1 na. Oo. Ilan taon ka na, Atenelia? 55 na. Wow. Matanda lang sa akin si... Matanda ko pala ako kay Ma'am Edna. 55 na. Pero di halata kasi bagong gupit. So, kamusta, Atenelia? Tingnan mo. Marites. Nakikinig si Rabay. Nakikinig Marites. So, ano wish mo, Atenelia, ngayon darating mong birthday? Ano lang, yung malakas na pangangatawan, magandang kalusugan. Eh, sa pamilya mo? Ganon din. Sa mga anak kasi mo? Kasi mahirap yung may sakit. Tama. Pag may sakit, kahit walang pera, basta walang mayroong may sakit. Tama. Salamat kay Lord at binibigyan pa ako ng lakas araw-araw para makapagtrabaho para sa mga anak ko. Wala namang karamdaman. Praise the Lord. So, wala. Buti naman. Salamat sa Diyos. Ano ba ang sikreto mo, Atenelia? Bakit araw-araw kang ano, gumigising ng malakas at ano, masaya? Ano, siguro dahil ano, binibigyan ni Lord ng ano, dahil kay Lord na din. Saka sa mga anak. Devoted ka kay Lord, no? Talagang yung loyalty mo nandun. Siyempre, siya lang yung nagbibigay ng lahat sa atin eh. Oh, tama, totoo yan. Hindi natin, sa pagdulog natin sa gabi, hindi natin alam kung
magigising pa tayo kung kung ano yung kalooban ng Diyos. Naniniwala ka ba, ano, Atenelia, na dapat sa araw-araw sinusulit natin yung buhay natin? Oo. Dapat ginagawa mo na lahat. Dapat ginagawa mo yung lahat ng kabutihan. Galing. Hindi natin alam kasi yung buhay natin. Hindi tayo ang may hawak ng buhay natin. Tingnan mo naman ito. Si Rabay, sanay na ito maging vlogger. Kasi tingnan mo lang, tingin siya sa camera. Atenelia, kung may hihilingin ka, ano yun? Sabihin natin na pang sarili mo muna. Anong gusto mo para sa'yo? Wala naman akong ano. Basta ang gusto ko lang yung araw-araw ako malakas, walang sakit. Eh, material na bagay. Anong kahilingan mo? Or ano ba yung gusto mong makuha? Ganon. Wala, para sa mga anak ko na lang. Puro sa anak mo? Oo. Ano naman ang kahilingan mo para sa pamilya mo? Ano yung... Ano lang, siyempre, financial para sa mga anak ko. Pambili eh, mga... Panggastos. Kasi magpapasukan na naman yung... Magpapatay ng uniform, bagong uniform. Kasi grade 11 na yung ano. Tapos yung college ko, required na ang uniform sa kanila. Papatay so, na panibagong ako. Gastusin. Oo. Dagdag na naman sa isipin. Ano? Tingin na ako nag-iisip. Sabi ko, alam na yan ni Lord. Parang bahala na si Lord, gano'n. Ngayon, ano, birthday mo, Atenelia, ano ang handa mo? Ano, paano mo isa-celebrate yung birthday mo? Dito lang. Saan? Sa kay Rabay. Dito, kay Rabay. Eh, paano yung mga anak mo? Hindi kayo magsasalo-salo? Wala, di naman ako nag-ano. Wala nung... Hindi, kahit konting kainan lang, ganun. Wala, ma-moving up pa. Moving up, no? Parang sabay-sabay. So, iniisip mo na, Atenelia, yung mga... kailangan, hindi na yung para sa sarili mo. Oo, naman. Hindi naman ako kahit simula, hindi man ako naghahanda. Wala kang hinahangad na gusto mo, kunyari, lumabas kayo, pumunta kayo sa ganito. Hindi na. Naiintindihan naman ang mga anak mo yan. Saka ma-moving up yung anak ko eh. Ano na, anong grade na? Grade, 11, senior na siya. Wow. Senior high na. July 13 yun. So, Atenelia, kung ano po ba ang katayuan mo ngayon? Masaya ka naman? Oo. Wala ka namang parang gustong balikan sa mga nakaraan mo? Wala na. Tapos na yun, nakaraan na yun. Basta dumaan na, no? Nakalipas na. Nakalipas na. Wala na, tapos na. Dapat hindi na natin binabalikan yun. Tama. So kung ano yung nasa, hinaharap natin, tanggapin na natin. Yung future na lang. Doon yung paghandaan. Oo. Sige na nga, Atenelia. Dahil gusto kitang bigyan ng regalo. Atenelia. Wow! Happy birthday! Grabe! Salamat! Pasensya na. Yan lang muna ang maibibigay ko sa'yo. Malaking bagay na ito. So, salamat. Atenelia, alam kong maliit na halaga lang yan, pero sana ay bahala ka na. Tiga mo. Oh, ba't kukunin yung Rabay yan? Bibigyan ka daw ni Rabay. Rabay, sabihin mo kay Papa Rab mo ha, na birthday ni Atenelia. Alam naman nun. Atenelia, okay lang ba? Napasaya naman ba kita kahit sa maliit na... Siyempre, sobra. Talaga? Oo naman. Kaya nakakatawa. Nakakatuwa na minsan lang kita ma-vlog, pero pag binigyan kita ng tulog, sobrang na-appreciate mo. Grabe, sobra. Kahit magkano nga eh. Masaya na ako. 1,000 pa. Ikaw mag-alala, Atenelia, sa susunod, bibigyan kita ng regalo ulit. Ay, maraming salamat. Enjoy mo, Atenelia. Thank you, Lord, sa biyaya. Grabe. Salamat. Grabe. Pang namin ito sa ano ba yun? Na moving up ng anak ko. So, moving up na lang ng anak ko. So, gagamitin mo yan sa moving up ng anak mo? Grabe, mas iniisip mo talaga sila kaysa sa sarili mo. Ay, oo naman. Galing naman yan. Yan ang parang pagiging nanay, yan talaga yung tatak. Mm. Galing.
Hindi mo na iisip yung sarili mo eh. Tama. Ganyan na ganyan din yung mga nanay na kakilala ko. Si Mel, si AC, mama ko, si Mama Gemma. Ganyan din iniisip nila yung mga anak. So, para sa anak. Bakit ba tinilya na parang hindi nyo na iniisip ang sarili nyo? Ano ang dahilan? Bakit? Kasi, siyempre, yung para sa sarili. Kung may kakainin, okay. Basta yung pagkain na lang araw-araw. Kasi kami, panipas na kami. Yung mga anak, katulad ninyo, mga paano pa lang kayo. Possible mas pa lang. Kailangan nyo ang So parang pinagdaanan nyo na. Oo. So yung mga dumadating sa inyo, is gusto nyo lang ibigay sa kanila. Oo. Ganun pala yung mindset ninyo. Oo. Ako, basta may kumakain ako araw-araw, okay na yun. Pati yung mga anak mo. Mm-hmm. Ano yung nagpapasaya sa'yo, Atenelia? Siyempre, mga anak ko. Yung ginagawa mo ngayon, masaya ka naman? Siyempre. Kung ano man yung estado ng buhay mo. Oo. Wow. Lalo na dito. Naku! Sana humaba pa yung para sa mga anak ko. Humaba pa yung buhay ko. Bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay at ng magandang kalusugan. Yun. Makasama kami. Makasama kayo lahat. Saka si Rabay, maalagaan ko pa ng matagal. Wow. Sa paglaki. Ng paglaki, katulad ni Jamel. Oo. Tingin mo, makulit si Rabay paglaki? Mabait ito. Mabait yan si Rabay. Mabait yan. Ano mensahe mo, Ante Delia, kay sa matubang family? Ayun, maraming salamat dahil binigay kayo ni Lord sa akin at sa inyong mga Kalingap, Team Kalingap. Masaya din kayong kasama. sa mga Kalingap Warriors na matagal mo ng kaibigan at kausap. Ayun, sa mga Kalingap Warriors pala, maraming salamat. Lalo na kay Marlene, dyan sa Hong Kong. Shout out. Kay Joy. Wow. Kay Admin. At Atelia, ano pa ba ang mga nililook forward mo? Ano pa ba yung mga inaasam mo marating sa buhay? Wala na. Para sa sarili mo, wala na? Wala na. Parang kung ano meron ka ngayon, kontento ka na? Oo. Masaya ka na? Sa mga anak mo, ano pa? Sa mga anak ko lang. Yun lang yung mga anak ko. Makatapos ng pag-aaral. Magkaroon sila ng magandang buhay. Okay na ako dun. Masaya na ako. Sabi ko nga, mga anak ko, basta makita ko lang na maganda yung buhay nila. Kahit hindi na nila ako alalahanin. Okay na sa akin yun. Masaya na ako dun. So, Atenelia, ako wish ko sa'yo. Siyempre, bilang nakasama din kita mahigit. Isang taon na, di ba? Isang taon na mahigit. Salamat, Atenelia, sa yung pakikisama mo sa akin. Na nandyan ka para intindihin din ako. Siyempre, kahit naman. Na nasa kabilang bahay ako, nandyan ka para suportahan din ako. Salamat. Ang wish ko sa'yo, Atenelia, sana tumagal ka sa buhay mo. Maging malusog ka lagi at maging lagi kang masiyahin. Ay. Kahit na minsan nakaka-stress, 'di ba? Nakaka-stress, pero sana wag ka sumuko. Napakabait ni Atenelia at maalagain 'yan. Grabe si Atenelia. Pag chinachat ko 'yan ng gabi, Atenelia, may pagkain ba kayo? Nagre-reply pa 'yan. Salamat. Maliba na lang kung tulog. So, Atenelia, malaking bagay ka dito sa akin kasi ikaw yung naglalaba. Mm-mm. Malaking bagay 'yun. Ikaw din tumayo pa nga pangalawang nanay ko. Hindi ko naramdaman na nag-iisa ako dito. Salamat sa iyo, Atenelia. Salamat. Yun yung message ko. At pretty wish ko, syempre. Lang anuman. Sana patuloy ka hanggang tumagal na makasama ka namin. Sana. Ano ba ang masasabi mo or mensahe mo sa mga OFW? 'Di ba naging OFW ka? Mm-hmm. So ano ang mensahe mo sa kanila, Atenelia? Para sa kanila, yung mag-ipon sila para sa sarili nila, huwag ipapadala lahat sa pamilya kasi ako noon ganyan. Nung umuwi ako, wala akong pera. Kahit papaano, kahit konti, magtira kayo para sa sarili nyo. Kasi hindi habang buhay, nandyan kayo sa mahirap yung malayo sa pamilya.
Pero kailangan mag-ipon sa sarili. Kailangan mag-ipon sila para sa sarili nila. Tapos, ano, lagi silang mag-iingat. Mag-pray sila lagi. Mag-pray lagi. Kasi ba, huwag kayong makakalimot kay Lord. Laging ang isama. Ang number one, oo. Dapat yun ang lagi niyong kasama sa buhay niyo. Kahit saan kayo naroon. Tama. Ibigay man o hindi ang kahilingan niyo, magpasalamat lagi. Laging, kasi araw-araw naman blessing eh. Tama. Yung gumigising ka sa araw-araw, blessings. Gumagising lang tayo sa umaga, blessing. Malaking blessing na yun. Tsaka yung malusog, nakakapagtrabaho tayo. Yung hindi nagkakasakit. Napakalaking blessing na yun sa atin. So, salamat, Ate Nelia. Happy birthday, Ate Nelia. Salamat. Salamat sa regalo. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye ka. Bye-bye na, bye. Nantok na ito eh. Bye-bye. Ay, marami. Anong birthday wish mo kay Ate Nelia? Tinawanan. Numiti lang. Ate Nelia, thank you. Happy birthday. Salamat. Salamat sa regalo. Saya-saya ko. Masaya ako na napasaya din kita, Ate Nelia. Bye-bye po. Thank you. Mga kalingap, salamat po sa mga nanood at makinig po sa aming kwentuhan ni Ate Nelia. Sana po ay napasaya po namin kayo at sana po ay patuloy po ang suporta niyo. Thank you po mga kalingap. God bless po sa inyo.